Welcome back sa Antig Munting Channel, mga kabe. At tayo'y narito na namang muli, mga kabe. So medyo mababang panahon na hindi ako nag-upload ng mga videos, mga kabe. Dahil ang nagbabalak ako na laluwas ng Maynila, mga kabe. So gayon pa man, salamat sa mga bagong nagsusubscribe ng ating munting channel, na yung mga nanood ng ating mga videos. Salamat sa inyong lahat, mga kabe. Yan. So inaantay ko muna yung matapos yung eleksyon bago ako luluwas ng Maynila, mga kabe. So yun. So habang hindi pa ako nakakaluwas, mga kabe, tuturo ko muna sa inyo kung paano yung pag-culture ng infusoria, mga kabe. Yan. Kasi ang ginagawa ko kasi, nag-culture din ako ng infusoria, mga kabe. Marami akong live foods na paraan para sa aking mga fry, mga kabe, live foods at saka mga pellets, mga kabe. So ngayon naman ay ituturo ko sa inyo yung infusoria, mga kabe. So ipapakita ko yung mismong infusoria na, mga kabe, at yung mga yung kanyang materialis, pinaka ang tawag nito, yung pinaka materialis na gawin para magkaroon ng infusoria yung ating tubig, mga kabe. Yan. Para may maipapakain tayo sa ating mga fry, mga kabe. Madanyo man yan, mabita fry man yan, o kahit anong fry, mga kabe, kahit itlo-titra, lahat ng fry, mga kabe. So bago natin sila papakainin ng PBS o kaya adapt niya, pwede rin mag-umpisa muna sila sa infusoria, mga kabe. So tara, let's at ipapakita ko sa inyo, mga kabe. Yun. So ang ginagamit ko na tank, mga kabe, ay yung aking aquarium, mga kabe. Yan. So ate, i-close up, mga kabe, para makita natin yung infusoria, mga kabe. Yan. So ang infusoria, mga kabe, medyo sobrang pino siya, mga kabe, para siyang dust. Yung parang alikabok lang, mga kabe. Yan, yan, yan. Yan. Kung pansin nyo, mga kabe, yan, gumagalaw, mga kabe, oh. Yan. Pag na, lalopat na arawan, mga kabe. Yan. Kung makita nyo, mga kabe, yan, oh, gumagalaw. Sobrang dami, mga kabe. Yan. Yan, pinong-pinong, mga kabe. Yan ay pwedeng-pwede sa mga fry natin, mga kabe. Kapag halimbawa, mga kabe, ay beta fish ang inyong papakainin ng infusoria, mga kabe, ay sa ganito, mga kabe, kahit pa siya ay medyo maamoy pa, may amoy pa, ay pwede na nating ilagay yung ating mga beta fry, mga kabe. At pwede rin na dito na rin kayo mismo mag-breeding, mga kabe. Kasi yung beta natin, mga kabe, yung mga beta, mga kabe, ay pwede siya sa medyo may amoy, mga kabe. So walang problema sa breeding ng beta kung medyo may amoy yung tubig, kasi nakakasurvive ang beta, mga kabe. Yan, hindi siya kagaya sa ibang isda na kapag ka-breeding sa medyo may amoy ay siya ay magkakasakit, mga kabe, yung fins niya ay parang sila ay magkakaroon ng velvet, mga kabe, kasi nagkaka-ammonia burn sila, mga kabe. Yan. Pero sa beta ay walang problema, mga kabe. So ano ba yung nilagay ko para magkakaroon ng infusoria, mga kabe? Kasi marami kasing sanhi ng infusoria, mga kabe. Maraming paraan para mag-culture ng infusoria, mga kabe. O di kaya magpapalabas ng infusoria, mga kabe. So una, pwede kang gumagamit ng mga prutas, mga kabe. Yung prutas natin, kukuha ka lang ng tubig sa ibang container mo. O kahit pa siya ay tubig na bago, mga kabe, pwede yun. Kahit hindi sa lumang container, mga kabe, ilagay mo lang yung prutas, mga kabe, hanggang sa mabulok, mga kabe. Nga lang, syempre siya ay medyo may katagalan bago lumabas yung infusoria, kapag ka bago yung tubig natin, mga kabe, yung galing pa talaga sa mismong taputer, mga kabe. O di kaya tubig ulan, baga yun. Kasi kailangan mo nang palumain yung tubig, mga kabe, para magkakaroon na siyang ng infusoria, mga kabe. Pero hindi pa rin magkakaroon ng infusoria yun kapag ka hindi mabubulok yung prutas na nilagay nyo, mga kabe. Yan, pwedeng prutas, pwedeng sayes. Hindi ako konbinsido, mga kabe, kasi maraming beses na ako nagtry ng yes ay walang nangyari, mga kabe. So pwede siya sa kahit anong prutas, mga kabe. Huwag lang yung mismong buong yung prutas ng saging, mga kabe. Yung balat pwede, pero yung mismong pinakalaman ng
bunga ng saging. Ay, wag yun kasi maasim mga kabe, nagkakaroon siya ng yung parang microworm. Kaso nga lang, yung microworm na yun hindi makinakain ng mga fry mga kabe. Maliban sa goldfish fry mga kabe. Pero pag beta, hindi kumakain ng mga kabe. Yan. So, ang nilagay ko dito mga kabe ay dahil sa nasa siya sa nasa ilalim ng mangga mga kabe, ay dahon ng mangga. Yan. Yan mga kabe. Yan. So, ito ay kapag kalumang tubig ang gagamitin mga kabe, nalabas siya 3 to 5 days mga kabe na lumalabas na siya. Nagkakaroon siya ng parang ulap-ulap dito sa paligid, pero hayaan nyo lang yun hanggang sa mawala. Pero pag masa nyo yung ilalim nun, ay mayroon na yun mga kabe. Yan. So, ganito lang ginagamit ko mga kabe. So, kung magtanong kayo mga kabe, pwede ba kahit na anong dahon? So, ang sagot ko mga kabe, para sa akin mga kabe, pwede. Basta mabulok na siya mga kabe. Kasi lalabas at lalabas yung infusory mga kabe kapag ka mabubulok na yung dahon mga kabe. Kahit feeds mga kabe, pwede siya mga kabe. Subukan nyo mga kabe. Para din nyo masabing nagsisinungaling ako mga kabe. Try nyo, gumamit ng feeds. O PO1, sabi natin PO1. Maglagay kayo ng tubig. Kahit hindi sa, nasa ilalim ng nasa mismong sinitan mga kabe. Yung ganito lang, yung nasa lilim ng mga kabe. Yan. Tapos minsan nasinaga ng araw, pwede yun mga kabe. Hindi sa kwan, hindi sa labas talaga kasi mainit na mainit ay mamamatay din yung infusoria mga kabe. Yan. So subukan nyo yung feeds kahit yung PO1. Yan. Halimbawa, mayroon kayong tank, kayo ay nag-water change dahil medyo may amoy na yung kanyang amoy, yung masangsang, yung parang ganun, yung parang panis na feeds, yung ganun mga kabe. Yan, tapos ilagay nyo sa isang container, tapos hayaan nyo lang mga kabe. At tiyak ako mga kabe, nagkakain po suri yun mga kabe. Yun. So, ganun lang mga kabe, ang pag-culture ng infusoria mga kabe. So, mayroon tayong mga danyo dito. Papakita ko mga kabe. Kasi, lagi akong nag-breeding ng danyo mga kabe, sa ngayon mga kabe. At yung breeding kong paraan mga kabe, dito lang pa rin sa Palangana mga kabe, maliit. Yan, ting paarawan para makita nyo. So, ito yung bagong hats mga kabe. Kaka-free sim lang mga kabe. So, yung breeder nito, isang babae, isang lalaki lang mga kabe. Yan, medyo mainit. Masilaw sa aking mata. Di ko... Yan mga kabe. Yan, marami yung mga kabe. No? Yan. So, ang breeder nito mga kabe ay high fin na electric green mga kabe at yung orange mga kabe. So, ang nalabas mga kabe na kulay ay neon green, electric green, orange, blue, yung cosmic blue mga kabe. At saka yung pinakakal niya na parang albino mga kabe. Walang purple mga kabe, di nalabas ang purple dito. At saka yellow gold, yan, lumalabas ang yellow gold dito mga kabe. Yan, so ang pinapakain ko sa kanila mga kabe ay infusoria mga kabe kapag hindi ako nag-BBS mga kabe. Pagkatapos ng 3 days, ang pinapakain ko naman sa kanila ay fry booster mga kabe. Papakita ko mga kabe, fry booster. So, ito mga kabe, yung fry booster mga kabe, yan. Pino siya mga kabe. Yan, pinong-pino. So, pag may katanungan, kabe, pwede bang ipasaw yung papakain niyang fry booster sa bagong hats? Pwedeng-pwede mga kabe, pwede naman yan mga kabe. Nga lang, ang tendency kasi sa ganito kaliit lang na lagayan, at sa ganitong booster ay kunti lang talaga ang ilagay nyo mga kabe kasi kapag halimbawa ay mapadami mga kabe, bumabaho na yung tubig yan magkaka-infusoria yun. Bago pa magkaka-infusoria yung tubig, pag bumaho na, patay na yung ating mga fry mga kabe. Kaya para maiwasan yung ganun, ang papakain natin pwedeng live foods, mas maganda live foods, infusoria or BBS. So, ganito, pwede ito mga kabe. Yan, papakaya lang natin ng ganan. Yan. Ilulublob mga kabe, hindi yung sa babaw lang mga kabe, sa itaas. Kasi, pagka nasa itaas mga kabe, ang fry booster kasi, magaan. Kapag hindi mo ilulublob, sa taas lang talaga sila mga kabe. E pag ilulublob mo, hirap magsalita mga kabe.
kapag ilublob natin mga kabe, ay talagang makakain na nila mga kabe. Yan. Ngayon lang, hindi natin lagyan ng madami mga kabe. So yan, kung mapansin nyo, yan. Dilagyan ko sila mga kabe. So pinong-pino yung fry booster mga kabe. Yan. So may mabibili kayo sa Shopee nito mga kabe online. Ang bilhin nyo lang mga kabe, kunting-kunti lang kasi ang fry booster napakatagal maubos nito mga kabe. Baka abutan ng pagkasira mga kabe, napakatagal maubos. Maliban na lang kung ang pakainin nyo mga kabe ay madami. Ay kagaya nito, nasa mga 300 to 400 lang ito mga kabe na fry. Yan. Yan, pwedeng fry booster lang mga kabe, diretso na. Fry booster lang na ng fry booster, okay na 'yon. Pwede. Papakita ko sa inyo mga kabe yung aking mga danyo pa. Na ang pinapakain ko naman ay flex kasi nagpapakain din ako ng flex mga kabe. Papakain ko ituturo ko kung paano ang pagpapakain ng flex mga kabe. Kukuha ko ng flex. So ito yung ating mga danyo mga kabe. Yan, makikita niyo naman mga kabe. Yan. So malalaki na sila mga kabe. Ang pinapakain ko na niyan ay mga flex na mga kabe. Yan. Tapos marami pa doon sa ilalim. At saka yung lumulutang mga kabe ay flex yan. So inuunti-unti nila mga kabe. Kasi kaninang umaga marami akong nilagay mga kabe. Kasi akala ko bibiyahe kami ngayon. Yan, yan. So marami pa sa ilalim ko. Yung isang breeder lang yan mga kabe. Yung breeder nung yung parents nito ay yun din yung parents na pinapakita ko kanina mga kabe. Ayan oh, yan oh, kumakain sila ng flakes. Yan, no, utay-utay lang nila mga kabe. Yan. So narito yung flakes. Yan, kukuha lang tayo ng ganun. Yan. Tapos ating pipisain mga kabe para ganun. Para magiging pulbos mga kabe. Magiging powder. Yan. Pero kapag ka sanayin nyo na hindi gawing powder mga kabe, okay lang yun basta ang mga kasama nila ay parehas na sila ang laki. Kasi kapag may mga maliliit pa, hindi makakain nyo ng ganun mga kabe. Masasanay sila sa powder kasi gawa nung yung pinapakain sa kanila ay yung pre-booster. Kaya powder yun. So kaya itong flakes ay pupulbusin din natin, igagawing powder para yung maliliit makakain para sasabay sila sa tubo mga kabe. Kasi kapag hindi sila makasabay sa tubo mga kabe, sila ay kakainin noong malaki sa kanila mga kabe. Yan. Ganun lang mga kabe. Yan. Bubudbud. Yan. Ganun lang. So hindi ko nalalagyan ng marami kasi maraming tira pa mga kabe, hindi pa nila naubos. Pero ito mga kabe, sa buong araw ubos nila yan mga kabe. So napansin nyo naman kanina, yan, kumakain sila. Tutuka, pababaw. Kasi mabilis lang magutom kapag medyo malaki yung lagayan. Kasi langoy sila ng langoy, magutom sila. So kakain sila mga kabe. Yan. So ganun lang mga kabe. Ang pag-culture ng infusoria mga kabe. Yan, kahit anong dahon para sa akin ay pwede. Nga lang, natry ko kasi ay dahon ng mangga, yung bunga ng bangkal. Bangkal na puno sa Bisaya mga kabe, iwan ko sa Tagalog. Yun, kapag bunga naman ng bangkal ay ang gagamitin talaga natin ay yung old water mga kabe, yung stock water mga kabe na may isda na. Hindi siya magkaka-infusoria mga kabe kapag hindi old stock water mga kabe kasi mabilis siyang mawala mga kabe, hindi kagaya sa ibang mga kabe na dadaan muna sa pagiging yung parang cloudy yung tubig tapos mayroong mga tawag nito yung malagkit na sa itaas ng mga kabe yung bunga ng pinagbulukan mga kabe. So magandaan ang bunga ng bangkal kapag ka old stock water talaga mga kabe ay yung pinag-water chinsan. So ganun lang mga kabe kapag ka mag-culture ng infusoria mga kabe. Gumamit lang kayo ng dahon. So kahit anong dahon mga kabe, i-try nyo kasi yung sa akin kasi na-try ko na ito nga dahon ng mangga, bunga ng bangkal, dahon ng pinagbalata ng bunga ng saging, yung lakatan. Yan, na-try ko na yan. Huwag kayong gumamit ng vegetable na yung tawag nito, yung parang pichay mga kabe, yung Chinese pichay. Mabilis
mabilis ma bulok yun, hindi tatagal mga kabe. Tapos ang kakain lang nun ay microworm, ah microworm yung bloodworm, yung blood, yun ang kinakain ng bloodworm mga kabe. So wag yun ang gagamitin nyo mga kabe, kasi madaling magcrash yun mga kabe. So dapat ang pasurya mga kabe, kapag halimbawa ay mayroon na kayo ng ganun, papakain nyo na agad mga kabe. Tapos pagdating ng mga 5 araw yun, mawawala na rin yun mga kabe. So ilalagay nyo naman siya ulit ng pids. Para sa akin mga kabe, pids na ilalagay. Huwag nang lagay, palimbawa may dahon na ng nagka-infusorya ng mga kabe, kasi nilagyan nyo nga ng dahon o kung anong nilagay nyo, kaya nagka-infusorya. Ang susunod yung ilagay mga kabe, kung gusto nyo i-recycle, magkakaroon ulit siya ng infusorya, feeds na mga kabe. Kahit yung dog food na feeds, pwede. PO1, pwede. Basta feeds na mabubulok mga kabe. Yun. Pellets. Lahat ng pellets mga kabe, pwede. Kahit nga yung ipa, pwede nga yun mga kabe. Ipa. So, ganun lang mga kabe, ang sikreto mga kabe. Huwag lang yes, kasi ang yes talaga ay talaga namang wala mga kabe. Yung muna pa panood nyo sa YouTube na ginagamitan ng yes, kalukuhan yun mga kabe. 24 hours daw mayroon na, eh, kalukuhan yun mga kabe. So kung gusto nyo ng totoo, ay lalabas ang infusorya 3 days pataas mga kabe. Basta gamitan nyo ng, halimbawa gagamit kayo ng dahon ng mangga, yung hindi bagong dahon mga kabe ha, yung nalalaglag lang na dahon, yung kalalaglag lang mga kabe. Huwag yung buhay na dahon mga kabe, yung nalalaglag na, yung medyo madilaw na mga kabe. Yan. So yun ang ilagay nyo, kasi ang dahon ng mangga, kumakatas kasi yung mga kabe. So, yun ang nagpapabaho pagka nalanta na siya, yan, bumabaho na yung tubig, pagbaho ng tubig, nalabas na yung infusorya mga kabe. Yun. Tapos pwede nyo siyang haluan ng pellets nga. Haluan nyo ng pellets mga kabe. Takpan nyo lang nang hindi magkakitikiti, kasi pag magkakitikiti tapos ay hindi nyo may papakain sa alaga nyo yung kitikiti, ay baka magkakaroon pa ng dinggi sa inyong lugar mga kabe. So pwedeng ilagay nyo ng screen. Ganun lang mga kabe. Yan. So yun lang ang maituturo ko sa inyo mga kabe. Pasensya na, hindi ko mismong itinuro kung paano yung paglagay mismo, yung mula sa paglagay ng tubig, paglagay ng dahon ng mangga, hanggang sa nagkaka-infusorya mga kabe. So pinapakita ko yung mismong infusorya ng mga kabe, paglagay ng dahon ng mangga, paglagay ng pellets. So hindi ko pinapakita. So di bali na mga kabe, kapag hindi ako matuloy sa aking pag-alis, kasi ito sikreto ko sana mga kabe, ayoko muna sanang sabihin sa inyo. Kaya nga lang, simpre sinabi ko na. So at least naman mga kabe, ay mayroon na rin kayong naalaman mga kabe. Kasi nagmamassive breeding ako ngayon ng danyo mga kabe, at saka bumalik ako sa breeding ng glotetra. Yan, yun sa yung mga angelfish ko. Angelfish at beta. Ito mga beta to mga kabe. So marami na naman akong stock ngayon, angel at saka beta. Nga lang hindi ko pa ma-out kasi molting pa lahat. So yun lang mga kabe, at naway mayroon kayong natutunan mga kabe. So huwag kayong mag-isip na yung aking sinasabi mga kabe ay kasinungalingan hanggat hindi nyo susubukan mga kabe. Kasi dito sa aking channel mga kabe, sa aking mga vlogs, ay pawang totoo to mga kabe. Kasi mahirap ang mag gawa-gawa lang mga kabe para sa content lang mga kabe o kung ano. Yan. So sa akin ay tunay ito mga kabe. Ayan nga, tinatakpan ko na yung kwan. Yan, kung mapansin nyo naman yung ating mga danyo yan, kumakain sila dyan mga kabe. Kasi ang danyo kasi hindi mo makita yung mga fry na actual ng pagkain ng ganyan. Kahit ang ipapakain nyo mga kabe, yung BBS, hindi mo mapansin na bumubaluktot yung buntot kapag katutuka, kasi sobrang magalaw sila mga kabe. Yan. So mga kabe, salamat ng marami. Happy peacekeeping sa ating lahat. Hanggang susunod nating mga videos mga kabe. Babush.